Halos isa lang ang tanong nang napag-usapan ng tatlong noontime show sa radio program na DZRH. Malapit na raw bang si Baki ng tahanang pinakamasaya dahil hindi na ito kumikita? Yan din ang tanong sa ilang taong bahagi ng noontime show at sa ilang taga-tape incorporated. Ang iba ay sinasabing hanggang December 2024 pa ang kanilang kontrata sa GMA7 at hindi raw nila alam kung magkakaroon ng renewal. Nakikita naman daw sa programa nilang punong-puno ito ng commercial load. Ibig sabihin, kumikita pa sila. Ayon sa ilan, ay minimum daw na commercial load ng tahanang pinakamasaya ay 30 minutes. Kapag weekend ay umaabot daw ng mahigit 40 minutes. Kaya parang hindi ka panipaniwalang nalulugi ito. Mas marami pa raw silang commercial kung ikukumpara sa It's Showtime. Pero pagdating sa ratings, nangunguna pa rin ang Itbulaga ng TVJ at madalas ay natatalo ng It's Showtime ang tahanang pinakamasaya. Ang napapansin lang ng marami sa tahanang pinakamasaya parang nagtitipid sila sa pamimigay ng papremyo sa games at kahit sa ipinamimigay sa segment nilang G sa Gedli. Ang dinig kasi, malaki pa ang bayarin nila sa GMA7 at pati sa suppliers. Totoo kayang umaabot na raw ng halos 800 million pesos ang utang ng tape sa GMA7. Matagal na umanong pagkakautang yon sa GMA7 at nagkapatong-patong na lang. Ibig sabihin, nung panahon pa ng Itbulaga ng TVJ at Legit Dabar Cards, naipon ang pagkakautang sa GMA7 at sa ilang suppliers. Sabi sa source, hindi naman daw aabot sa ganong halaga kung sa revamp Itbulaga na naging tahanang pinakamasaya ang utang na yon. May ilang suppliers daw na matagal na rin hindi nababayaran. Nagkaroon ba ng ganong problema sa ilalim ng management ni Mr. Tony Toviera? Tinanong nga si Mr. T, ngunit hanggang ngayon ay wala pang sagot umano ito. Nang dahil magmula ng pumutok itong mainit na isyu ng Itbulaga ay tahimik lang siya. Ngayon daw ay sinasambot sila sa mga bayarin dahil sa mga matagal ng utang. Kung ano-ano raw kasi ang mga naglalabas ang balita tungkol sa tahanang pinakamasaya. Parang sa kanila raw ang sinisisi. Bakit sila nagkakabaon-baon sa utang? Sana alamin daw muna na matagal na ito at umabot na ngayon sa bagong management. Medyo alarm lang ang GMA7 dahil parang apektado rin ang pre-programming at post-programming sa ratings ng tahanang pinakamasaya.